Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Kings chapter 3 verses 10 to 14 sa Tagalog po, Unang Mga Hari. Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David ay pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Solomon's Prayer for Wisdom. At tignan naman natin ngayon yung example ng Prayer for Wisdom sa Old Testament. At wala nang hihigit pa sa panalangin ni Solomon. At makikita po ninyo na lugod ang Diyos sa panalangin po ni Solomon. Bakit po? Na po? Kasi sa aklat po ng Kawikaan, chapter 3, verses 13 hanggang 16, sabi po dyan, "Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding." Sabi sa verse 16, "Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor." Sabi sa verse 17, "Her ways are pleasant and all her paths are peace." Sabi sa verse 18, "She is a tree of life to those who embrace her. Those who lay hold of her will be blessed." Mapalad daw po yung tao na nakasumpong po ng karunungan. Nowadays, ano po, marami tayong pwedeng hingin kasi sa Diyos. Ano po, kadalasan po pagka nagpipray tayo, ang hinihingi natin yung mga kailangan natin. Most of those things, material na bagay. Pero alam niyo po na ang Diyos, nadidelight siya pagka humihingi tayo sa Kanya ng wisdom. For some reason, ano po, naintindihan ko na po na bakit ang ating Panginoong Hesus ay tinawag na wisdom of God, ano po. Kasi sa pamamagitan niya, dumudunong tayong mga Kristiyano eh, ano po. Ako'y naka-experience na po ng mga pagkakamali sa buhay dahil po sa aking kawalan ng karunungan. Pero napuna ko po nung ako po ay naging Christian, ano po. Nabawasan po yung aking mga pagkakamali sa buhay. In other words, dumunong po ako. Ano po? At sa buhay na ito, mahalaga yung dumudunong ang tao. Ano po? At ako po yung nakakita na rin ng mga tao na talagang hindi naman nakapag-aral, hindi naman nakapagtapos ng kolehiyo, kumbaga sa turing ng lipunan, mga mangmang. Pero nung sila po yung naging Christian, sila'y dumunong sa buhay. Ano po? At may mga nangyari sa kanilang buhay na na-improve po sila, na-develop po, at yung ipanga sa kanila ay na-promote sa buhay at nakasumpong ng magandang buhay. Kita ninyong nagagawa ng wisdom, ano po. At minsan po, akala nung iba yung karunungan sa mundo yun ang sikreto. Pero yung wisdom na nagmumula sa Diyos, yan pala ang magbabago ng ating buhay. Ngayon, kung pag-aaralan natin muna, yung salitang wisdom, may dalawang words na kadalasang nakakabit po dyan. Ano po, associated with the word wisdom. Unang-una po yung salitang discern. Alam nyo na siguro yung salitang discern. Pababawin ko lang po sa inyo yung kahulugan nito. Ang meaning po nito ay proper decision making guided by the word of God and the Holy Spirit. So dito sa buhay na ito, nakakapag-decision tayo ng tama dahil ginaguide tayo ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Ano po? Kaya ang Greek word po ng salitang discern, distinguish, decide, judge. At kung papansin niyo po sa Hebrew din po, ganun din ang kahulugan. Distinguish, discern, understand. So ibig sabihin, tayong mga Christians, kung tayo po'y magkakaroon ng wisdom na mula sa Panginoon, ang husay po natin sa buhay. Kasi po makikita kagad natin kung ano yung pagkakaiba
ng tama doon sa mali, no po? At makikita natin kung paano mamuhay ng tama, ano po? Kaya gift po yan eh, mula sa Diyos, ano po, nasa atin na lamang kung talagang alamin natin kung ano yung tama. Kaya alam niyo po, maraming Kristiyano ngayon, kaya sila nagkakamali sa buhay, walang discernment. Hindi sila humihingi ng discernment mula sa Panginoon. Kaya kadalasan, nagkakamali sila, naloloko sila, o sabihin na natin, napapahamak po. Dahil po, kulang sila sa discernment. Kaya mahalaga po, no? Ang taong may wisdom, may discernment po yan. Pangalawang salita po, yung salitang prudent. Ano po? Lagi niyong mababasa yan sa Book of Proverbs. Yung salita namang prudent, ano po? Ang meaning pala niyan ay practical wisdom. Ano po yung wisdom na mapapakinabangan mo? Practical siya. Practical judgment, ano po, yung meron kang insight sa lahat ng mga bagay-bagay. Kumbaga, nag-iisip ka at meron kang unawa sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo at sa mga bagay na mangyayari pa sa buhay mo. Again, trabaho na naman po ng Holy Spirit yan sa buhay ng mga believers. Kasi i-guide tayo ng Holy Spirit, ano po, maging doon sa mga bagay na darating. Ano po, at sa buhay ng mga ito, ililid niya tayo sa lahat ng katotohanan. Ngayon, ang root word po dyan ay yung salitang foresee. No, nakikita mo in advance. Ano po, kaya pansinin niyo po, yung salita na kakibat po niyan ay yung salitang careful, cautious, wary. Ano po? Kaya naalala ko po yung pinangaral po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 24 na yung lalaking matalino, siya yung nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kasi alam natin sa buhay na ito, darating ang bagyo. Ano po? At nakakalungkot po, no? Marami sa atin, pag dumating yung bagyo, hindi handa yung ating mga bahay. Pero yung tao daw pong matalino, matibay yung kanyang bahay. In other words, handa siya. Ano po, sa panahon ng pagsubok. Kaya ang taong matalino, lagi po yung handa eh. Hindi siya dadatnan ng problema na nabibigla siya o nagugulat. Ano po? Ngayon, pansinin nyo, yung salitang careful. Ano po? Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Dapat pala tayo mga Kristiyano, maingat tayo kung paano tayo mamumuhay. Ano po? Kaya alam nyo po, may mga Kristiyano, ang paliwanag nila sa akin eh. Si Lord naman ang bahala sa akin. Kaya kahit ano na lang ang gawin ko, bahala na. Hindi po. Pinag-iingat po tayo ng Biblia kung paano mamuhay. At ang sabi pa nga sa verse 17, understand what the Lord's will is. Alamin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Now, balikan natin yung Proverbs chapter 3, verses 13 to 16. Pansinin nyo dyan. Pagka may wisdom ka, hahaba ang iyong buhay. Sasagana ka pa. Ano po, sabi dyan, long life is in her right hand and in her left hand are riches and honor. Ano po? Ngayon, ito nakakatuwa. Kapag nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon, her ways are pleasant. Yung wisdom po, ano po, igaguide ka niya sa isang daan na maayos. Ano po? And all her paths are peace. Ano po? Peaceful ang iyong buhay. Kaya ako, pag tinatanong ako, Pastor, ano ang God's will? Kadalasan yan, kapatid, pleasant and peaceful yan. No? At sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, good, pleasing, and perfect. Ano po? At binanggit pa rito, sabi sa verse 18, she is a tree of life. Ano po? Tree of life, ang kahalintulad po ni wisdom. Ano po? Ibig sabihin, yung buhay na nais ng Diyos para sa tao. Mararanasan mo kung ikaw ay may wisdom. Ang ganda, no po? Eh, kaya pansinin niyo po, no po? Sa Proverbs chapter 9, verses 10 to 12, ito po ang sinasabi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam na natin yun. Pero ang sabi ng Panginoon, kung may wisdom ka, your days will be many.
At ano pa ang sabi? Your wisdom will reward you. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.